Superstar Grand Champion. Congratulations to John and Invita! Congratulations! Thank you. Sige, Jack, okay. Maiwan ka muna namin, ha? Mamaya! Pakits mamaya! Alright. Daddy! Congrats! Hey. Oh, bakit? Parang malungkot ka. Ikaw na nga ang grand champion ng Pinoy Pop Superstar, eh. Hindi po, hindi po. Masaya-masaya lang po. Masaya-masaya lang po. Congratulations, ate! Thank you. Thank you. Galing-galing mo talaga, ate! Thank you. Isa siya sa mga pinakahuling sumali sa patimpalak na Pinoy Pop Superstar ng GMA 7. Pero sa bandang huli, siyang itinanghal na kampiyon at hinuhula ang susunod sa yapak ng kanyang iniidolong si Regine Velasquez na tulad niya, napansin din ang talento sa isang singing contest. Pero sa likod ng kanyang tagumpay, larawan siya ng isang nangungulilang anak sa ina. Sa kanyang murang edad, namulat siya sa realidad na hindi lahat ng pamilya ay buo at masaya at hindi lahat ng ina ay mananatili sa iyong tabi. Mga kaibigan, tunghayan natin ang kwento ng kauna-unahang Pinoy pop superstar na si Jonalyn Viray. Contestant number one, Diana David. Ako, Joshua, itong ate mo, umaapila po. Tingnan mo si ate. Tingnan mo. Mami, naman na alam mo, ikaw ganyan, dapat nakangiti ka lang, ha? Tingnan mo, mas bagay sa yung nakangiti. Huwag kasi simangot. Alam mo, mas mabuti pa, magpa-picture na lang tayo. Ang ganda-ganda ng anak ko, eh. Diba? Sino kayang kukuha ng picture sa atin? Ay, sir, pwede ho ba? Kunan niyo kami ng picture, okay, ha? Sige. Naku, sandali lang, oh, pasensya na, ha? Pindutin niyo lang, oh, yung... Yan. Ayan. Smile, ha? Ready? 1, 2, 3, and smile! Naku, marami pong salamat! Naku, thank you! Ay, Diyos ko! Dito ka lang, dito ka lang. Ayan na! Ano? Nanalo ka ba? Talo, Daddy. Naku, sayang. Pero di bale, okay lang yan. Marami pa naman mga contest na darating. Sigurado, mananalo ka na doon. Nak, alam nyo, mabuti pa siguro, kumain na lang tayo. Speedtrip ko kayo. Galing sa isang ordinaryong pamilyang mahilig sa musika si Jonalyn. Bata pa lang, ay batid na ng ama ang natatanging talento ni Jonalyn. Kaya't matyaga niya itong tinutukan. Anak, isa pa, from the top. bakit? Mukhang pagod ka na. Kung gusto mo, bukas na lang natin ituloy. Kaya pa naman, Daddy. Ay,
Nais ka lang, Daddy? Oo, anak. Okay lang, okay lang. Sa tingin niyo po ba, pwede akong sumikat dahil po sa boses ko, Daddy? Oo naman. Alam niyo po kasi, gusto ko pong maging tulad ni Regine Velasquez. Wow! Alam mo, anak, sigurado ako balang araw magiging sikat na singer ka. Alam mo, wala naman hindi nadadaan sa sipag at tiyaga eh. Walang duda yan. O, yan na pala si Mami eh. Ano naman ngayon ka lang? Kanina ba ako naghihintay? Nagmukha ka na nga akong tanga dun. Mahinasikaso lang ako. Saan ka ba nang galing? Namili kami ni Mina sa tutuban. Tumawag dito si Mina kanina. Hinahanap ka din. Saan ka ba talaga nang galing? Alam mo, nando pagod lang ako. Saka na natin yan pag-usapan, ha? Esther! Mami, umiiyak kayo? Bakit po? May problema po ba, Mami? Alam mo, anak, may mga nangyayari sa buhay ng tao na hindi niya sinasadya pero nangyayari. Ano po yun? Anak, maring hindi mo ako maintindihan ngayon. Pero ipangako mo sa akin. Kahit anong malaman mo, kahit anong gawin ko, kahit anong mangyari, mahal na mahal kita, anak. Huwag mong kakalimutan yun, ha? Mahal ko din po kayo, Mami. Alam ko yun, alam ko yun. Huwag na po kayong umiyak, Mami. Ayoko po kasing nakikitang umiiyak kayo eh. Det, bakit ka umiiyak? Hindi ko kasi nakuha card ko eh. Bakit? May baksa kasi ako at kailangan ng parents ko ang kumuha. Kaso nga lang, wala akong ganun. Ha? Bakit? Hiwalay na kasi sila. Ang daddy ko na lang ang meron ako. Ang mami ko, wala na. Iniwan na kami. Iniwan kayo? Bakit kayo iniwan ng mami mo? Hindi niya na ba kayo mahal? Huwag ka nang umiyak, Det. Walang kaalam-alam si Jonalyn na ang kanyang pamilyang itinatangi ay nahaharap sa isang malaking pagsubok na nagbabadyang magwasak sa kanila. Ito ba sinasabi ng mga kapitbahay? Magsalita ka! Totoo ba? Aray! Hindi ka pa dito! Mag-usap tayo! Nando, nasasaktan ako! Sagutin mo ako! Totoo ba? Bakit mo nagawa to? Eh, mga anak tayo. Hindi pa ba sapat yung pagmamahal namin sa'yo?
Kailangan mo ba magganap ng ibang lalaki? Hindi mo na binigyan ang kahihiyan ng pamilya natin eh! Nando, hindi ko naman sinasadya ito eh. Hindi ko naman ito pinlano. Bigla na lang ito nangyari. Ano ba ang kasalanan ko sa'yo? Ano? Ano nagawa ko? Ito, wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan. Lalo patawarin mo ko. Isipin na lang natin na hindi nangyari ito. Isipin na lang natin hindi ka nagtaksil sa akin. Isipin na lang natin na maayos ang lahat. Kasi magkawatak-watak tayo. Ayoko magkaiwahiwalay tayong pamilya. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Ayoko magkaiwahiwalay tayo. Gusto ko buo pa rin tayo, Esther. Lagi nagkawin si Mami at Daddy. May inaayos lang sila. Ang sabi ng kapitbahay, mag-iwalay na daw si Mami at Daddy. Huwag kang maniniwala doon. Hindi sila magkakahiwalay. Sige na, matulog ka na. Ngunit hindi man madaling tanggapin, may mga bagay na sadyang hindi na maiaayos at maibabalik sa dati. Step. Patawarin mo ko. Nakaawa mo na. Huwag ka na umalis. Kaya ko naman magbulag-bulagan eh. Huwag mo lang kami iiwan ng mga anak mo. Fernando. Esther, mahal kita. May iba na akong mahal. Nagdesisyon na kami na magsasama na kami sa probinsya. Patawarin mo na lang ako. Kailan lang bang kadali yun? Isang araw, gigising ka, sasabihin mo sa akin na hindi mo na ako mahal at may mahal ka ng iba. Iiwanan mo na ako. Ganun lang makadali yun. Ano bang tingin mo sa amin ng mga anak mo? Basura? Fernando, tama na. Pwede ba? Mahirap din ito para sa akin. Esther, humingi ako ng awa sa'yo. Huwag mo na kaming iwan. Esther, kami na ang piliin mo. Huwag na siya. Parang awa mo na. Sana patawarin mo na lang ako. Esther. Mami! Aalis kayo! Umumiwan! Jornalyn, huwag ka magagalit sa akin, ha? Hindi ko makakayanang magalit ka. Basta isipin mo lang na ginagawa ito ng mami para sa sarili niya. Sana maunawaan mo ako, anak. Ayaw ko. Huwag mo humingi iwan, mami.
niya. Esther, mahal kita! Esther! Si John Nanin na hindi siya umasang magsasama silang muli ng kanyang ina. Ayaw niyang maniwalang matitiis siyang hindi makita ng ina, kung kaya't patuloy siyang naghintay sa pagbabalik nito. Pero lumipas sa mga araw at pati ang kanyang ama ay hindi na maitago ang pagkabigo mula nang iwan sila ng asawa. Tama na yan, Tol. Napaparami ka na eh. Oo nga naman, parang lasing ka na. Lasing? Ayoko pa. Inom pa tayo. Pare, napapadala si Hata ang inom mo, ha? Baka naman pati trabaho mo, napapabayaan mo na. Bakit? Ano bang pakialam niyo? Naririnig mo ba sarili mo, Tol? Sisirain mo ang buhay mo, pati na ang buhay ng mga anak mo, dahil lamang sa iniwanan ka ng asawa mo? Alam niyo, lalo na ikaw, pare. Ang galing mong magsalita, palibasa, hindi naman ikaw ang iniwanan. Nandun na nga ako, Tol. Iniwanan ka. Alam ko, masakit yun. Pero iniwanan ka na nga eh. Ba, magpapatalo ka ba sa nararamdaman mo? Lumabang ka naman, Tol. Hindi lamang para sa sarili mo, kundi para na rin sa mga anak mo. Kailangan ka nila. Baka naman nakakalimutan mo, wala na silang ina. Hahayaan mo ba bang pati ama, mawala pa sa kanila? Ay, tama na yan. Hindi, mahal ko ito kumpare ko eh. Sinasabi lang ko lang. Dos! Ayan, last round na yan. Tama na yan. Sa buhay natin na hindi natin pinangahawakan. Kailangan lang natin itong tanggapin. Isa na dun yung pag-alis ng mami mo. Anak, baka hindi na siya bumalik. Pero huwag kang mag-alala. Nandito naman ang daddy. Di ba? Hinding-hindi kita iiwanan. Pinapangako ko yan. Thank you.
Wala ka rin kasamang magulang? Wala eh. Si Daddy kasi nasa trabaho. Hindi siya pwedeng mag-absent. Hindi kami makakakain kung mag-absent siya. Eh, ang mommy mo, di ba siya naman ang palaging pumupunta dito? Wala na ang mommy ko. Iniwan niya na rin kami. Pareho na pala tayo. Pero hindi bale. Diyan na lang ako sa tabi mo para hindi tayo mahalata ni ma'am. O sige. Lumipas ang mga taon at kahit tawag sa telepono, hindi nagawa ng mommy ni Jonaline. Joshua, Danielle, ito na yung almusal niyo. Kain na. Dapat nating ginawa. Nakakadumi lang yan dito sa sala. Pero, litrato yan ni Mami. Eh, ano ngayon? Bakit pa natin ilalagay dyan ang litrato niyo? Eh, hindi na nga niya tayo naaalala. Basura ang tingin niya sa atin, kaya dapat lang nasa basurahan mapunta ang litrato niya. Anak, hindi ka dapat magsalita ng ganyan sa Mami mo. Mami mo pa rin yan. Bakit hindi, Daddy? Iniwanan niya tayo ng ganun-ganun na lang tapos hindi ako magagalit? Kung ang pusa nga inaalagaan ng mga anak niya, siya, naturingin mong tao, iniwanan na lang kami ng basta-basta. Sina, kumain na kayo. Dahil sa pagkabigo sa pag-asang babalikan sila ng kanyang ina, namuo ang galit sa puso ni Jonaline. Samantala, isang sorpresa ang nakadagdang iuwi sa bahay ng kanilang ama. Kaya pasok. Ay, na si Daddy. Hi, Daddy. Hello. Daddy, sino po siya? Mga anak. Si Tita Aileen niyo. Ang bago niyong mami. Bago kong asawa. Ayos ka lang ba, anak? Ayos lang ako, Dad. Huwag niyo ako intindihin. Anak kita, kaya alam kong hindi ka ayos. Bakit? Dahil ba sa Tita Aileen mo? Bakit kailangan niyo pang mag-asawa ulit? Na ba kami sapat? Sapat na, anak. Alam mo, sa katunayan nga, wala na akong mahihiling pa sa inyo. Mababait kayong mga anak. Pero alam mo, kailangan ko rin na makakasama sa buhay. Bigyan mo lang ng pagkakataon ng Tita Aileen ninyo. Madadagdagan pa yung taong magmamahal sa inyo. Talaga po. Alam mo, sa katunayan yan, hindi naman mababawasan. Dalawa pa kami magmamahal sa inyo. Ayaw mo ba nun? Bata pa lang si Jonaline ay naranasan na niya ang hirap na dulot ng biglang paglisan ng kanilang ina. Kaya't sa pagdating ng madras nang ipinakilala sa kanila ng kanyang ama, binalot ng takot si Jonaline na muli na naman silang iiwanan nito sa paglaon. Pero dahil masunuring anak, pinilit ni Jonaline na buksan ang puso at isipan sa babaeng na piling pakisamahan ng kanilang ama. Pagkikiya sa akin mag-makeup.
Bango? Ano yung ginagawa mo? Sorry po. Kasi po, sinusubukan ko lang naman po. Alam mo bang mali yan? Alam ko po. Sorry po. Hindi na po mauulit. Patawarin niyo po. Masyadong makapal eh. Teka, bawasan natin ha. Alisin natin. Kasi hindi bagay sa'yo. Tinan mo yung kulay na nilagay mo, oh. Teka. Teka muna. Ayan, ayan. Teka, tuturuan kita, ha? Ayusin natin. Dahil bata ka pa kung mag-lipstick ka, kapal-kapal. Yan, ganda-ganda na ng lips mo. Teka. Talaga po? Oo. Hindi, ito. Ayusin natin. Dapat light lang. Kasi maganda na yung color ng lips mo, eh. Dadagdagan lang natin ng konti para mas lalo pang gumanda. Masyadong makapal. Alam mo lahat ng mga dalaga, dapat marunong maglagay ng makeup sa sarili. Hindi nagtagal. Unti-unting nagkapalagayan ang loob sina Jonaline at ang kanyang madrasta. At sa katauhan nito, nagkaroon siya ng isang bagong kaibigan at ina-inahan. Good afternoon. Good afternoon. Sit down. Jonaline, sino pupunta sa'yo ngayon? Po? Kasi po, wala na naman? Nasa trabaho po si tatay, hindi po siya pwede mag-absent eh. Parati na lang walang pumupunta sa'yo. Paano ko na lang maipararating ang performance mo niyan sa school kung parati na lang walang pumupunta sa'yo tuwing PTA meeting natin? Ako ang a-attend para sa kanya. Excuse me, sino po sila? Ako ang stepmother ni Jonaline. So, pag mula ngayon, ako na po ang pupunta para sa kanya. Mabuti naman po kung ganun. Alam niyo po, magaling pong bata ito si Jonaline. Mapapanatag na po ang kalooban ko. Ngayong nalalaman ko kung meron ang magbabantay sa kanya. O paano po? Excuse me, ho. Tita, ano pong ginagawa niyo dito? Inabanggit kasi sa akin ng daddy mo kagabi. Pasensya ka na. Naganap pa kasi ako ng susuotin, kaya na-late ako eh. Okay ba? Ganda nga po yung susuotin. Sa kabila ng mga naging pagbabago sa kanilang buhay, kahit na alam niyang sa pagkanta, ay lalo pa niyang naaalala ang ina. Ipinagpatuloy pa rin ni Jonaline ang kanyang hilig at unti-unting sumali sa mga patimpala. You can reach me by railway. You can reach me by trailway. You can reach me on an airplane. You can reach me with your mind. You can reach me by caravan. Cross the desert like an Arab man. I don't care how you get here, just get here. Interbrand Guys in Competition first prize winner is Miss Jonaline Vinay! Makul! Oh, order lang kayo ha. Kumbitin pa yan. Meron pa dun. Kukuha pa tayo, ha? Daddy, sobra-sobra itong mga pagkain. Nako, magpapakabusog tayo ngayon, siyempre. Especially, ang naloan ako, barangay yan. Barangay winner, di ba? Dapat. Ano pa gusto mo, anak? Ano pa gusto mo? Ayaw mo? Sabaw lang po. Sabaw? Oh, sige, kuha ka na. Sino yun, anak? Ang mommy. Okay na po. Bakit daw? Hindi niya tawad. O paano niya nalaman yung number mo? Hindi ko nga po alam. Bakit hindi mo i-reply? Para ano pa? Anak, huwag ka na magalit sa mommy mo.
mo kahit na anong mangyari. Nanay mo pa rin siya. Daddy, bakit hindi ako pwedeng magalit? Hindi mo lang kaya para sa ibang tao. Tapos bigla siyang hihingi ng tawad. Ganun na lang ba kadali yun? Doon na lang siya sa bago niya pamilya. Wala akong pakialam sa kanya. Pagtawag sa kanila ng kanyang ina, tila muling nanariwa ang galit dito ni Jonaline. At kahit pa humingi ang ina ng kapatawaran, sa isipan ng dalagay na natiling malaki ang kasalanan nito sa kanilang pamilya, lalo na ang ginawang pag-aabandona nito sa kanila. Ngunit pagbalibalik na rin man ni Jonaline ang mundo, ang babaeng labis niyang kinamumuhian ay ina pa rin niya, habang siya ay isa pa rin anak na nangungulila sa pagmamahal ng isang magulang. Joshua, sigurado ka dito mo na ipatong yung tape? Andyan lang! Hanapin mo, ate! Bukas na yung contest ko sa school eh. Tinan mo dyan sa may drawer! O sige, sige. Mabihis ka na dahil baka mahuli ka pa. Opo. Ayun. Kahit anong mangyari, mahal na mahal kita, ata. Ayaw mo umiiwan, mami, huwag. Oo nga, wala na talagang makakatalo sa'yo. Ay, naku, alam mo, hindi niyo naman ako kailangan putuin. Malilibre talaga ako. Ano? Alam mo, puwera biro ah. Ba't hindi ka sumali doon sa Pinoy Pop Superstar? Ha? Huh? Ayaw ko nga. Diba? Ayaw. Bakit naman ayaw mo? Ano ka ba? Natatakot ako. At saka, sigurado namang hindi ako makakapasa doon. Mali mo, ika nga nila, no guts, no glory. Alam mo, pag sumali ka doon, for sure you're gonna win. Kaya sumali ka na. Alam mo, susuportahan ka namin, di ba? Di ba, girl? Di ba? Kaya, don't worry. Kaya sumali ka na. Dahil sa sinabing iyon ng kaibigan, ay sinubukan ni Jonaline ang kanyang swerte at sumali siya sa patimpalak ng GMA 7. Joanie. Pasensya ka na kung nahata kita dito, ah. Hindi ko naman kasi akalain ganito kahaba yung pila. Maka ba naman, pinsan? Ayos lang to. Kahit natunaw na ako kakapila, basta ikaw, okay na okay lang. Umuwi na lang kaya tayo. Ano ka ba naman? Kanina umaga pa tayo nakapila. Ngayon ka pa magba-back out. Nakakatakot eh. Relax ka lang. Dami-daming gusto sumali. Relax ka lang. Kaya mo yan, okay? Anong pangalan mo? Jonaline Veray po. Sige, kumanta ka na. Iha, kumanta ka na. Marami pang susunod sa'yo.
There are hills and mountains between us, always something to get over. If I had my way, surely you would be closer. I need you closer. Tatawagan ka na lang namin. Balita. Wala pa rin, Dad, eh. Kaya mo. Malay mo, bukas tatawag din yun. Ewan ko, Daddy. Siguro kung tatawag sila, dapat nun pa. Eh, mahigit 2 linggo na, eh. Di bale. Pwede ka pa naman sumubok ulit, eh. Di na, ayos lang. Ayos lang na minsan di ako natanggap. Hello? Ako po yun. Apo. Apo. Sige pa, sige pa. Okay, thank you pa. Sino yun? GMA po. Anong sabi? Tanggap ako, Daddy! Tanggap ako! Ikinatuwa ng buong pamilya ang pagkakasali ni Jonalyn sa Pinoy Pop Superstar ng GMA 7. Hindi masukat ang ligaya na naramdaman ng dalaga, lalo na't unti-unti na niyang naisasakatuparan ang kanyang mga pangarap na maging isang sikat na mga awit. Kaya ganoon na lamang ang ginawa niyang pag-ensayo araw at gabi. Ngunit sa mismong araw ng contest, nagkasakit si Jonalyn. Bagay na ipinangamba ng ama na makaapekto sa pagkanta ng dalaga. Okay ka lang, Jonalyn? Okay lang po, tita. Ano? Ano ba yan, anak? Unang laban mo pa naman, ngayon ka pa nagkaroon ng ubot sipon. Ayos lang po yun, Dad. Kung hindi po para sa akin, hindi po para sa akin to. Pero kung para sa akin po, para sa akin. Kaya mo, basta pagbutihin mo. Pagdarasal natin yan. Salamat po. Jonalyn, ikaw ang aming challenger for tonight. Napakalalim ng kanyang interpretasyon ng kanta at napaganda. It's Jonalyn. Our Pinoy Pop Superstar is Jonalyn. Our Pinoy Pop Superstar. Pero dahil sadyang magaling si Jonalyn, nanalo siya ng 4 beses sa Pinoy Pop Superstar hanggang ma-qualify siya sa Grand Finals. Sunod. Daddy, natatakot po ako eh. Ito na yung pinakamalaking laban sa buong buhay ko. Huwag ka matakot, anak. Basta tandaan mo lang, manalo o matalo ka dito. Andito lang ako sa tabi mo, hindi ako mawawala. Ikaw pa rin ang baby ko. Salamat po. Mahal na mahal ko po kayo, Daddy. Mahal na mahal din kita, anak. Competing for one final showdown for the Pinoy Pop Superstar title. Here's Jonalyn Viray! And there's so much more that I won't ever had before.
mami mo pa rin? Opo. Bakit? Hindi mo pa rin ba sinasagot yung mga text niya sa'yo? Hindi pa po. Hindi pa ho ako handa eh. Good evening. Good evening, good evening, Mr. Viray. Good evening. Janeline. Ma'am, isa po ako sa mga executives ng GMA. First of all, Iha, gusto kong i-congratulate ka sa pagkapanalo mo kanina sa Pinoy Pop Superstar. Thank you po. And officially, gusto kong i-welcome kayo sa bakuran ng GMA. Isa na po kayong kapuso. Talaga po? Alam mo, Iha, hindi katapusan ang pagkapanalo mo kanina. Sa katunayan, simula lamang ito. Simula lamang ito ng isang magandang karyo mo dito sa GMA. Maraming salamat po. Congratulations, Iha. Sa kabila ng kinamong tagumpay ni Jonaline, tila hindi pa rin buo ang kanyang kaligayahan. Sa likod ng kanyang pagkapanalo, nananatili siyang anak na nangungulila sa tunay na ina. Si ate, tinamo. Kahit anong malaman mo, kahit anong gawin ko, kahit anong mangyari, mahal na mahal kita, ate. Mahal ko din po kayo, Mami. Mami, iwan, Mami, wag. Miss ko na po kayo, Mami. Miss na miss ko na kayo. Simula nang manalo si Jonaline, naging kabi-kabila ang kanyang mga TV guestings at sa hindi inaasahang pangyayari ang kanyang pagdalo sa S-Files ang magsisilbing daan para muli silang magkita ng ina. Mga kaibigan, kasama na po natin ngayong hapon ang grand champion ng Pinoy Pop Superstar, si Miss Jonaline Viray. Magandang hapon, Jonaline. Good afternoon po. Nakilala na po ng buong bayan si Jonaline at ang kanyang kwento ng dahil sa Pinoy Pop Superstar. Kaya Jonaline, ang tanong ko sa'yo, kamusta na kayo ng iyong mommy? Hindi pa po kami nakakapag-usap. Jonaline, may inahanda kaming VTR para sa'yo. Panoorin natin. Jonaline Viray, produkto ng isang broken family ang Pinoy Pop Superstar na si Jonaline. Sa edad na 10, ang inang tinuturing niyang matalik ding niyang kaibigan ay iniwan silang magkakapatid. At ngayon, 5 taon na niyang hindi nakakapiling. Dahil sa pagkawalay sa ina, nararamdaman niyang tila may kulang na ang kanyang pagkatao. Ang hindi talaga maayos sa isip ko. Nang iniwan ko sila. Mahal ko sila. Kaya iniwan ko sila sa daddy nila. Kasi alam ko, kaya silang suportahan ng daddy nila sa pag-aaral nila. Sa loob ng halos 5 taon, sinubok ni Arlene Viray na makipag-usap sa kanyang mga anak. Lalo na kay Jonaline. Pero hindi siya sumama. Sinusulatan ko sila tuwing may pagkakataon na may pumupunta doon ng Maynila. Sabi ko, pakidala tong sulat para kay Jonah. Isang sulat na galing kay Jonaline ang hanggang ngayon pagkatago-tago pa raw ni Arlene at binabasa sa tuwing nangungulila siya sa piling ng kanyang anak. Mama, miss na kita. I love you, Jonah. Jonaline, may inihanda kaming sorpresa para sa'yo. Nandito ngayon sa studio ang iyong ina, Mrs. Viray. Mama!
po alam yung mararamdaman ko. Bakit hindi mo siya kausapin? Yung walang kamerang nakaharap. Parang hindi ko po alam yung sasabihin ko eh. Alam mo, kapag kaharap mo na siya, malalaman mo na rin yung sasabihin mo. Nanay mo pa rin siya, anak. Yan ang isang bagay na kahit kailan, hindi na natin pwedeng burahin. Alam ko po yan, Dad. Alam ko po yan. Puntahan mo na siya. Kausapin mo na. Nandito lang kami ng tita mo. Kasuporta kami sa'yo. Natatakot ako, Fernando. Natatakot saan? Ngayong nandito na yung asawa mo, saan ako lulugar? O paano kung magkabalikan kayo? O paano na ako? Hindi mangyayari yun, Aileen. Alam mo, simula nung iniwanan ako ni Esther, doon na natapos yung relasyon namin. Ikaw na ang bago kong asawa. Ikaw na importante sa akin. Kayo ng mga bata. Kayo ang pinaka-importante sa akin. Yun ang lagi mong isip. Naging asiwama ng una nilang pagkikita ng ina, hindi pinalagpas si Jonalyn ang pagkakataon na muli silang magkausap. Lalo na't alam niyang ang kanyang pagkapanalo ang nagsilbing daan para muling maisaayos ang kanyang buhay at matuldukan ang mga katanungang bumabagabag sa kanya hanggang sa kanyang paglaki. Mommy. Lang po. Malayo na ang narating mo, anak. Sobrang proud ako sa'yo. Alam mo, sa probinsya, pinagmamalaki kita. Sa mga kakilala ko, sa mga kapitbahay ko, pag napapanood kita sa TV, sinasabi ko, anak ko yan, anak ko yan. Hindi ko alam kung huli na ako o kung pagbibigyan mo pa ako. Humihingi ako ng tawad sa'yo sa pag-iwan ko sa inyo. Naging makasarili ako. Anak, pinagsisisihan ko na yun. Patawarin mo ako. Mami, huwag na po kayong umiyak. Ayoko pong makikita umiiyak kayo. Pinapatawad ko na po kayo. Oh, anak. Salamat. Maraming salamat. Sorry din po. Tinitiis ko kayo dati. Galit po kasi ako noon. Hindi pa po ako handa. Anak, naunawaan kita. Naiintindihan ko yun. Pero ang mahalaga, yung ayos na tayo ngayon. May regalo po ako sa inyo. Thank you.
Excuse me, Jonaline. Ngayon sikat na sikat ka na. Ano sa tingin mong maaaring tularan sa'yo ng mga kabataan? Naku, simpleng tao lang naman po ako. Pero siguro po kung meron akong gustong ibahagi, yun ay yung aral na ang isang tao hindi dapat sumusuko. Dapat laban ng laban. Dahil sa paglaban lang naman tayo pwedeng manalo, di ba? At saka sa paglaban, siguradong may mararating tayo. Lalong-lalo na po kung nasa likod mo yung mga tao nagmamahal sa'yo. Maraming salamat, Jonaline. Thank you, Jonaline. Thank you. Thank you din po. Oh, Jonaline, kamusta ka na after winning? Ha? Sa Pinoy Pop Superstar. Okay na okay naman po. Masaya. Ande, i-compare mo. Before and after winning. Before po, paglalabas lang ako ng bahay, walang makakilala sa akin, except po yung mga kaibigan ko. After winning po, talagang saan sulok ako magpunta. Kilala ka. Mga taong nakakilala sa akin. Ultimate ambition mo? Kasi sa akin po, talagang mahal na mahal ko po yung music. So, kapag nakakapag-perform po ako sa harap ng maraming tao, parang ang saya-saya po sa pakiramdam, magaan. Sino ba iniidolo mo? International, si Mariah Carey po. Aba! Tapos dito po sa local, si Miss Regine po, tsaka si Kyla. You're such a young girl na punong-puno na emotion pag kumanta kaya. Nakakapagtaka tuloy sa mo hinuhugot yun. Mga past experiences ko po, parang mahirap po mawala ng isang nanay. Nanay, yes. Na siya po dapat yung nagkakalinga sa mga anak. 10 years old ka pa lang nung umalis siya, di ba? Nung time na po yun, kasi hindi pa naman bukas talaga yung yung isip ko tungkol dun. So parang, wala lang. Habang lumalaki ako, dun ko naiisip, dun ko po nararamdaman yung longing. Kung meron mang kanta, that will describe your feeling at that time. Nung ikaw ay naglolong sa mother mo. Run to you. So ito po siya. I wanna run to you. Ooh, ooh. I wanna run to you. You hold me in your arms and keep me safe from harm. I wanna run to you. Ooh. But if I come to you, ooh, tell me, will you stay or will you? So, how is the relationship now? Paano kayo ngayon mag-ina? Nagkapatawaran na po. Okay. Naliwanagan na kaming lahat. Kung nanonood siya ngayon, meron bang isang bagay na hindi mo pa nasasabi sa kanya na gusto mo iparating? Gusto ko pa rin pong ulit-ulitin na mahal na mahal ko po kayo nila, Daddy. Sa Daddy mo naman na siyang naiwan sa inyo at nagtiyaga. Maraming salamat po talaga. As in, napakaraming thank you po yung gusto kong ibigay sa inyo kasi siya po talaga yung nag-asikasa sa aming magkakapatid nung time na nawala po yung mami ko. Ganong kabait ka sa pamilya mo? Tumutulong na po ako ngayon sa papa ko. Mas happy yung feeling kasi parang naging bahagi na rin po ako ng pagiging isang breadwinner. Alam mo, Jonaline, masaya-masaya kami for you. So we have flowers for you and siyempre nagpapasalamat kami na pinahintulutan mong tampok namin ang buhay mo para magsilbing aral, magsilbing inspirasyon sa mga kabataan lalo ng katulad mo. Thank you very much. Yes po, Tita Mel. Maraming salamat din po sa inyo. You're welcome. Sa magpakilanman, sa GMA Channel 7, sa Artist Center, sa siyempre po sa Pinoy Pop Superstar, sa mga fans at saka sa mga kaibigan at kapuso natin. Maraming salamat po. Higit pa sa kanyang pagkapanalo, ang ipinagpapasalamat ni Jonaline ay ang muling pagkikita at pag-uusap nilang mag-ina. Ngayon, buo na muli ang kanyang pamilya. Hindi man sila magkasama sa iisang bubong, ang mahalaga, nagkapatawaran na silang mag-ina at tuluyan ang nakalaya sa madilim na bahagi ng kanilang buhay. Ako po si Mel Tianco. At ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas, at magpakailanman.